Ang dami rin daw stranded ngayon sa Araneta City Bus Terminal dahil sa bagyong Ursula. Alright, sa balitang yan mga kapatid, maki-update po tayo kay Justine Punsalang na nagulat live mula sa Araneta City Bus Terminal. Justine, gaano karami mga pasahero dyan? O yung mga apektado ng mga nakanselang biyahe dahil sa bagyo? Yes, Lord. Nandito nga tayo ngayon sa Araneta City Bus Terminal. At tama ka, maraming mga pasahero ngayon ang nandito. Pero kumpara sa mga nakaraang araw, hindi ganoon karami. Paliwanag ng HPG kanina, isa sa mga posibleng dahilan kung bakit mas kaunti ang mga pasahero nag-aantay ngayon dito sa terminal ay dahil itong weekend ay may mga nauna nang umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pangalawang rason naman ay yung dahil nga sa bagyong Ursula. Yung mga cashier katunayan kanina ay mas maaga silang pumasok para i-refund yung ibinayad ng mga nakapag-reserve na pasahero para sa biyaheng Visayas. Meron tayo isang pamilyang nakapanayam kanina na papunta sana sila ng Samar. Doon sila dapat magse-celebrate ng kanilang Pasko at bagong taon. Pero dahil sa bagyong Ursula, ay desidido na silang dito muna magpalipas ng gabi, pati na rin na Noche Buena dito sa terminal. Dahil magbabaka sakali sila na the moment matanggal yung ban sa pagtawid sa dagat, ay makasakay sila kaagad ng bus papunta sa Samar. Narito yung bahagi ng ating panayam sa Pamilya Tenedera. Dito na lang kayo magpapasko. Dito, ma'am? Terminal, ma'am? Dito na lang kayo mag-Noche Buena, ganun, ma'am? Opo. Ang importante lang naman yung New Year, Justine, totoo bang may nabiktima pa ng mga scammer dyan na nagbebenta di umano ng ticket pa Visayas kahit kanselado na ang mga biyahe? Tama ka, Marga. Kanina, meron tayong nakapanayam si Jeric Saison. Kahapon, ay nanon siya sa isang mall dito sa Cubao at merong lumapit sa kanya isang lalaki na nagpapakilala na kapwa niya Ilonggo. Nung nalaman itong lalaki na wala pang ticket itong si Jeric, ay nag-offer siya at sinabi na kaya niyang bilhan si Jeric ng ticket papuntang Iloilo sa mas murang halaga. Dahil itong si Jeric ay natuwa dahil nga mas mura yung offer, nagbigay siya ng 4,000 dito sa kanyang nakausap. Sinubukan niya pang sundan itong lalaki pero nawala siya sa dami ng tao sa Cubao. Nag-offer siya na pag-ticket papunta sa Iloilo. Pero dahil nga nawala siya, kagabi pa lang ay nandito na nagsistay sa terminal ng Araneta City Bus itong si Jeric. Mabuti na lamang ay nagmagandang loob yung management ng Araneta City Bus Terminal at binigyan siya ng libreng ticket papuntang Iloilo. Yun nga lang, gaya nga ng ibang mga stranded, stranded din itong si Jeric dahil nga sa katulad ng ating sinabi kanina, walang babiyahe o mapuntang Visayas dahil sa bagyong Ursula. Narito yung bahagi ng ating panayam kanina kay Jeric. Kukuhaan daw ako ng ticket, sabi niya. Sabi ko, gusto ko nang umuwi sa yung ganyan. Sabi niya, may alam ako ticket. Yung join ko, nagbibigay ng ticket. Binigyan, nabutan ko po siya ng pira. Tapos, 4,000 po. Tapos, nung huli, bali sinundan ko po siya, hindi ko po siya nakita. Justine, kamusta naman yung seguridad at yung mga bagahe ng mga pasahero dyan? Meron pa ba mga nagtatangkang magdala ng mga manok na panabong, refrigerator, karaoke machine, sofa, etc., etc.? Nako, Lord, tama yung sinabi mo. Kanina meron tayong nakita tatlong lalaki na may dalang tigda dalawang manok na pula. Di natin alam kung manok na pula, pero nakita ko may manok na laman yung kanilang mga bayo. Meron din tayo nakita dito lang sa ating harapan, meron siyang dalang napakalaking speaker. Meron din iba sako ng bigas naman yung kanilang dala, pero mas karamihan sa ating nakikita sa ating mga kapatid nandito sa Araneta City Bus Terminal ay dala nila yung mga delata na biskwit na ipapasalubong sa kanilang mga kamag-anak. Tungkol naman sa seguridad ay hindi dapat mag-alala ang ating mga kababayan dahil nakakalat sa buong paligid ng Araneta City Bus Terminal yung mga pulis bukod pa sa security ng mismong terminal. At kanina umaga ay nagsagawa ng inspection sa mga bus ang HPG sa pangunguna na lang ni Sir Junardo Carlos at ng NCR head ng HPG na si Sir Sir yung nga basta yung sorry nakalimutan ko yung pangalan niya pero ang
ang nag-ikot sila dito at tiningnan yung ininspeksyon yung mga bus dito para tingnan kung meron bang sapat na spasyo para sa mga pasahero, meron bang overloading, meron bang re-relyebo na driver doon sa pag-travel ng malayo dahil iba papuntang Bicol inaabot ng 12 hours. Tingnan din nila kung sapat, kung meron, kung ayos yung blow baguettes ng mga sasakyan. Para lang malinawan tayo, no, yung isa sa mga umikot dito na HPG ay yung head ng HPG sa NCR na si Lieutenant Colonel basta Lieutenant Colonel, I'm sorry, hindi ko mahanap yung pangalan niya, pero nandito siya kanina at nag-ikot siya kasama ni Sir Junardo Carlos. Lord? Alright, Justine, ulitin natin, ano? Konti na lang daw ito yung sitwasyon. Maraming ano, kasi hindi pa nakakabalik yung ibang mga bus kasi naiipit daw sa may Matnog Port sa Sorsogon. Tama ba? Tama ka. Ngayon, maraming mga stock dito sa aking likuran, dito sa aking katabi. Papunta rin sila actually ng Sorsogon at naghihintay sila ng bus. Marahil na stock sila yung mga bus sa Sorsogon kasi bahagi na rin yon ng merong signal number 1 dulot ng bagyong Ursula. Lord? Alright, maraming salamat at sana makasakay na yung mga kababayan natin dyan. Justine Punsalang.